forklift at iba pa. Ang gagawin naman natin ngayon ay ang compressor ito sa likod ko. So nasira ang kanyang centrifugal switch. So mula sa aking mga naka-stack na pyesa at walang available na centrifugal switch, so kailangan ko na. Kung bibili pa ko, abutin pa na ng ilang araw. So samahan niyo ako at mag-convert tayo mula sa centrifugal switch. I-convert natin ito sa relay switch. Okay, relay yung gagamitin natin. Oo. Bago ang lahat, subscribe niyo muna ako sa aking channel. Like and share. So ito yung aking gagawin ngayon. Naka-ready na yung iba. So ipapakita ko lang sa inyo kung paano ang wiring harness. Yan. So naka-ready na. Lagyan ko na. Galing sa aking stakan. So ipapakita ko sa inyo kung paano ang wiring pati ang schematic diagram. Okay. Samahan niyo ako. Paki-like and paki-share na rin. Okay, pagpapatuloy ko. Gagawa na po natin ng schematic diagram. Ayun. Ito ay starting winding coil. Starting coil. Winding. Okay. Tapos ito ang starting capacitor. Starting capacitor. Okay. Nagamit tayo ng magnetic contactor. AC magnetic contactor ang gagamitin natin. So siya, ang AC magnetic contactor ay normally open magnetic contactor. So 20 volts na magnetic contactor, normally open. So sa electrical, ganyan ang symbol ng connection. Okay. So line 1. Okay, line 1. Line 2. 220 volts AC. Okay. So ito. Okay. Line 1 dito tayo. Tayo magtatap sa gitna. So marami yan. Ito yung contact point ito. Itong ano na to, mga contact point ng AC. Ito yung coil ng AC. AC contactor. Ayan. So line 1, punta tayo dito sa starting capacitor. Diretso doon. So at ito i-actual ko rin kung ano yung wiring ko. Susundan natin mamaya. Okay. Tapos gagamit tayo ng time relay. Time relay switch gagamit tayo. Yung symbol yun ng time relay switch. Ang isang coil doon ay number 2. Ang isang coil ay number 7. Okay. Tapos ang gagamitin natin ay ang delay. Time delay ang gagamitin natin. Itong capacitor, ang ano to, relay nito, time delay relay. Parang pwede bang gamitin yung delay on?
pwede mong gamitin yung delay off. So pag dito ang gagamitin na ay delay off. So pag delay off siya, dito tayo sa number 8. Ito yung common niya, number 5. Huwag nating pakialaman itong delay on. So pag delay off, antimano siya ay naka-close. Ay, yan na naman tayo. Pag delay off, antimano siya ay pag on pa lang ng kuryente, naka-on. So pag may setting yan eh, may setting kung ilang seconds. Pag natapos yung seconds na yon, mag-off na siya. So mawala na yung connection, kaya siya ay delay off. Okay. So dito tayo. Okay. Line 1 lang muna tayo. Ito, line 1. Ayan. So, line 1. Ayun. Line 1. And then so pagpasok niya ang line 1 dito sa number 5 ng relay switch, so lalabas siya ng 8. Yan ang labas niya sa 8. So kasi ang gamit natin ay delay off. So nakakalito, delay off pero naka-on to, no? So electronics kasi yung relay na yon. So merong delay off, paligtad, delay off. Pag yun ay tapos yung oras ng setting, mag-o-open na yan, kaya mag-o-off na siya, kaya delay off. So connection natin siya sa line 1 ng coil naman ng magnetic contactor AC. Okay. AC magnetic coil. Coil. Contactor. Okay. So yun. Tapos na tayo sa line 1. Ang hanapin naman natin ay line 2. Isa pa pala. So punta dito. Papunta dito. Line 1. Ayun. Punta doon. Papunta doon sa capacitor, starting capacitor ang magti-trigger niya na itong electronics sa relay. So line 1, ayun. Kita na labas siya ng 8. Papunta ng line 1. So siya ang magti-trigger dito sa magnetic contactor AC. Siya ang magti-trigger. So wala pang connection ng coil ng electronics relay. So lalagyan natin. So line 1, lalagyan natin ng line 1. Number 2 winding ng relay. Okay, so lalagyan natin supply, line 1. Okay, wala na supply, ay para yung line 2. At number 7 ng relay. Okay. So ayun, lalagyan natin ng connection ang ng line 2 ang relay at ang coil ng magnetic contactor. Okay. Okay, nakasubra. Okay na yun. Okay. Number 7. Ayan, number 7. And line 2. Line 2. Ayan. Ayan na. Tapos na ang schematic diagram natin. I-review natin. Okay. Ang mag-control nitong coil nito, itong magiging centrifugal switch. Kapalit ng centrifugal switch. So ang mag-on yan ay itong relay. Electronics relay. So ayan, ipapaliwanag ko rin sa inyo connection ng electronics relay. Yun. So base sa time, most likely mga ano yan, mga 1 seconds lang o i-actual din naman pag
pag natapos ng wiring ni actual, kung ano yung the best time na mag-switch off yung centrifugal na ang umaaksa ngayon ay itong magnetic contactor AC. So ito yung kapalit ng centrifugal. Okay, pagpapatuloy ko kakaklip at sundan nyo ako. Ito yung gagamit natin, electronics relay. Ito yun, tatanggalin natin yung set up natin siya ng seconds. Ayan, manual lang siya. Ayan, makikita nyo yun. Ayan o, 10 hours. So, ilipat natin ng seconds. 1 hour. 1 hour. 10 minutes. 1 minute. 1 minute. 10 seconds. Ayan. Pag 10 seconds eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ayan. Sa 10 seconds tayo magsiset up. Okay. So, babalitan natin to. Ayan. So, kalimitan yan ay nasa 1 seconds lang minsan ang ginagamit ko dyan. Ayan, 1 seconds. So, mas mababa pa. Mamaya malaman natin pag tinesting. So, ayan, sinasabi ko yung diagram ko. Ito yung diagram niya, no? Ayan, diagram. So, makikita niyo dyan yung source. Yung source, number 7 at number 2. Ibig sabihin yung line yun, line ng AC line. Kasi ito, pwede itong 24 volts AC na 24 hanggang 240 volts AC at DC. Pwede rin. Okay, nakalagay dyan AC, DC. Nasa taas na yun, no? Ayan. So, makita nyo, yung source nya ay number 7 at number 2. Okay. Yung isa pang source nya, ang switch nya ay 5 at 8. Ayan. Makita nyo, 5 at 8 ang switch nya. Ayan. Wala natin pakilaman itong kabilang to. Yun dun tayo sa kabila, 5 at 8. Ayan, ito yun. Ito yung diagram ko na 5 and 8. Yung source naman niya ay 7 and 2. Okay. So, magwawiring na tayo. Siyempre, pag-wiring natin, unahin mo natin ay line 1. Okay, line 1. So, yung line 1, nasa contactor, gitna. Magnetic contactor na switch. Okay. So, line 1. And then line 1, and then 5 plus 2. Ayan. So may prepare na ako nyan. Ayan o, nagkatugtog. So, ayun, nahirap mag-wiring habang iwa-wiring ko muna siya, tapos susundan ko na lang tong wiring na to, ang schematic diagram ko. So,
Ito muna iwa-wiring ko. Oh, ito na. Tapos na. Tapos ko na ang wiring. Oo. Medyo maingay lang. Pasensya na. Ayun. Susundan naman natin. Susundan naman natin yung electrical dito sa aking schematic diagram. So, una, line 1. So, nakakunik yung line 1. Ito sa magnetic contactor. Contact point. Gitna. Line 1. Papunta dun sa starting capacitor. Okay. So, ito yung line 1 natin. Itong line 1. Ito. Ito ang line 1. So, ayun. Ayun. Gitna. Na. Sa dulo. Ayun. Puntang starting capacitor. Okay. Sunod. Line 1 ulit tayo. Saan ang punta yung line 1 pa? Punta dito. Sa number 5 ng electronics relay. Okay, number 5. Lusot ng 8. Punta ng line 1 coil ng ano, magnetic contactor AC. So, line 1 ulit tayo, line 1. Ayun. Ito yung line 1, isang wire. Isang wire ito ng line 1. Ito, line 2, 3. Yan o. Line 1. Ayun. Number 5 yan, number 5. Ayun. Hindi nakita, number 5 yan, number 5. Ayun o. O, number 5. Ayun, number 5. Ayun. So, papunta siya ng papunta siya ng number 2. Ayun, number 2. Number 5, ayun o. Ayun o. Number 5, magkadugtong. Papunta ng number 2. Ayun. 5, papunta ng number 2. Ayun. And then, yung 8. Okay, yung 8. Ito, itong 8. Ayan. Number 8. Ayan. So, punta naman yan ng line 1. Okay. Magnetic contactor, line 1. Okay. So, tapos na tayo sa line 1. Line 2 naman tayo. Line 2, isan lang. Simple lang line 2. Kapunta na sa number 7. Asa sa line 2 ng winding. Winding. Nabubuyoy. Okay. Number 7 at saka number 2 ng coil winding ng AC magnetic contactor. Yun. Yan natin. Line 2. Ito yung line 2. Line 2. Ayan. Line 2. So, kapunta dun sa number 7. Number 7. Ayan. Number 7. And then, diretso siya sa line 2 ng magnetic contactor. Okay. Ngayon, lalagyan na natin to. Hindi naman magkakamali kasi yan ay mayroong slot. Ayan yung slot na yun. Yung dowel, parang dowel na yun. Tapos doon naman, saksakin yan. So, kung anong number nun doon, yun din ang number dito. Yan. So, ayun. Lalagyan natin at itetesting. Okay. So, siset natin muna ito sa one seconds, mga 0.25. Ayan, ito na. Oo. Oo. Testing na natin. Ayan. Mukhang malayo ang pinagsaksakan. Okay. Okay, ito ay medyo maingay na konti. Walang switch akong ginamit, walang switch. Kaya pagsaksak nito, ang tima tatakbo yan. O, ito na. Ayun.
seconds. Siguro about 4 seconds. Ulitin natin. Ayan. So, sasaksak ulit. Atin nga, sasaksak ulit. Okay. Saksak ulit natin. Ayun. Okay. Okay. Salamat. Salamat po. Paki-subscribe po at like ng aking channel. Maraming maraming salamat.